Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. Nasasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariyang inihanda para sa inyo mula pa ng hikhain ang sanlibutan. Sapagat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw o aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? Sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Keep your hands open. Mga kapatid, may mga kakilala ka bang taong mahirap? Mga taong pulube? Mga taong nasa lansangan? Mga taong lunod sa kahirapan? Ang tanong, natulungan niyo na ba sila? Nakagawa ka na ba ng mabuti sa kanila? Kung oo, salamat. Kung hindi pa, kailan nyo gagawin? Mga kapatid, aminin man natin o hindi, marami sa atin ang tumutulong naman sa iba. Marami sa atin ang nakagagawa ng mabuti sa kapwa. Subalit, ginagawa lamang natin ito sa mga taong alam natin na kayang ibalik yung ating naitulong sa kanila. Totoo, mabait tayo sa mga taong may kakayahan sa buhay. Malimit pa nga, nabibigyan pa natin sila ng special treatment. Subalit, nagagawa din ba natin yung mga ito sa mga taong dukha, sa mga taong walang-wala? Ba't ko naitanong ito? Dahil yung ating ebanghelyo ay tungkol sa pagtulong sa kapwa. Subalit, hindi lamang basta pagtulong sa kapwa, kundi pagtulong sa mga taong walang-wala. Ano sabi ni Jesus? Ako'y nagutom, inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, isang dayuhan, inyong pinatuloy, walang maisuot at pinaramtan ninyo, nagkasakit, dinalaw,
Ako'y nabilanggo, pinuntahan. Alam niyo mga kapatid, ito yung chance natin para makagawa tayo ng mabuti sa mga taong walang-wala, sa mga taong dukha. Bakit? Dahil ang ating ebanghelyo din ngayon ay tungkol din sa paghatol sa atin ng Diyos. God will judge us in accordance with our reaction to human need. Yung paghatol sa atin ng Diyos, hindi sa kung ano yun nakamit mo sa buhay. Hindi sa dami ng gamit mo sa bahay. At hindi rin sa dami ng kayamanan mong taglay. Kundi sa tulong na ating ibinibigay. At yung ginagawa nating pagtulong sa mga taong walang-wala, ay ginagawa din natin sa Diyos na lumikha. Ano sabi ng Diyos? Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginagawa. Yung pagtulong mo sa kapwa mo ay hindi mo lamang ginagawa para kay Kristo, kundi ikaw mismo ay nagiging katulad ni Kristo. Sabi nga ni Pope Francis, "In the poor and outcast, we see Christ faced. By loving and serving the poor, we love and serve Christ." Mga kapatid, kung gusto mong pumunta ng langit, tumulong ka na walang inaantay na kapalit. Buksan mo yung palad mo, buksan mo yung mga kamay mo, hindi para tumanggap ng anumang bagay mula sa iba, kundi para magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong mo. Sabi nga sa Book of Proverbs, chapter 14, verse 31, "Whoever oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God." Nawa mga kabatid, isa po sa mga magawa mo ngayong panahon ng Kwaresma ay pagtulong sa kapwa na walang-wala. Dahil anumang tulong ang may bibigay mo ay isang kasayahan na ito para sa mga taong matutulungan mo. When you help someone, be happy because God is answering that person's prayer through you. Tandaan, keep your hands open. Amen.